Hi guys! Good morning! Long time no vlog ano. Pasensya na hindi ako gaano nakakapag-vlog lately kasi... I've been feeling under the weather. Pero huwag kayong mag-alala, hindi siya COVID. I am already okay. Medyo pagod-pagod lang noong mga huling araw. So feeling ko, need ko talaga mag-grocery ng mga gulay and prutas ngayon. Before kami umalis, naisa ko ng bag. Kasi nung mga huling beses, nakikilagay lang ako kay Jeloy sa bag niya. Pero since di ko alam kung sa panahon o kung ano, lagi kong tala tong Tiger Balm pag sa loob ng kotse, hilo, ganyan. Super useful. Ayoko kasi na umiinom talaga agad ng gamot pagka konting hilo lang o konting allergic rhinitis. Tiger Balm sobrang okay na okay na. Tapos meron din akong alcohol. Yun lang ang dala-dala ko. Mukha lang malaki yung bag ko. Pero walang masyadong laman to. Nintay ko lang si Jeloy. I'm just wearing very simple, yan lang. Tapos, shorts, cycling shorts. Dito lang naman sa may SNR. Ay, wait lang. Nalang ko ba yung card ko ng SNR? Double check. Kasi, ang hassle pag nimadala. Ayan, kitang-kita. Siya pinakauna agad dyan. Halatang-halata. Very, very tita. So, let's go mga sis. Ready na si Jeloy. Wala ko ng mask. Waiting tayo kay Jeloy. I'm just wearing my Uniqlo na sandals. Lambot niya in fair. Mag-film sana ako. Wala pa naman tao. Pifilm sana ako ng mga ilang items na natitira pa dun sa haul ko. Hindi ko na yung separate video, gagawin ko na lang din vlog. Kaya lang ang ingay kasi parang may nagja-jackhammer dito sa tabi ng condo. So, let's see later. Sana magpahinga sila ng mga tanghali para abot yung ano, haul. Nauna na kami ni Dodds. Nandun si Dodds sa labas. Ito lang ang suot-suot ko. Eh, may short ako ha. Baka sabihin niyo wala akong short. And ayan lang. Ang si Doddy naglalakad na... Alam nyo, sobrang dami ginagawa ni Jeloy. Kaya kadalasan pag umaalis ako, ang kasama ko, mga staff ko. Tapos, Jeloy may sarili siyang lakad. Kaya yun nga, kailangan namin ng isa pang sasakyan. And hindi ko pa alam kung anong mapipili namin. Kasi pinaubaya ko kay Jeloy kung anong pipiliin. Pagdating sa kotse, wala kasi talaga ako masyadong alam. So yun, balitaan ko kayo if may napili na kami na sasakyan. Si Doddy! Gusto niya lagi sa aircon. Kaya after wiwi, balik dito sa loob. Jeloy! Ayun yung sayang yung car wash lagi. Lagi na lang umuulat. Ayan, nagbabay na si Doddy. Ayan nga. Hindi ko kailangan ko ng prutas and gulay. Kaya sasaglit kami sa SNR. Kasi kadalasan, pagka yung pinapabili sa Grab yung mga fruits and veggies, hindi ka nakakapili kung alin yung may mas magandang quality. Unlike sa frozen, halos pare-pareho lang naman yung frozen. So, dyan lang. Tsaka yung nandyan sa SNR, nakabalat na yung mga prutas and all. So, hindi ko na kailangan intindihin at balatan. Lalo na pag mga pomelo, hirap balatan. Ano na bang sasakyan bibili natin, Jeloy? Wala rin kasi akong alam sa sasakyan. Kaya sabi ko, siya na lang. At least pag umaalis siya, may lakad siya. Ngayon niya lang ulit ako nasamahan. Makakaalis kami ng kami lang pag may lakad kami. Daddy! Iwan si Jones. Daddy! Nararamdaman nyo ba na pa-summer na? Kaya lately, grabe. Oops, may kasalubong kami. Papasok dito sa condo. Yun na nga, ang laking tulong ng mga amoy-amoy. Kasi ayaw ko talagang mag-iinom agad ng gamot. Yung konting sakit lang ng ulo mo, inom ka ng gamot. Lagi itong nandito sa bag ko. Kasi ito yung pinakamatipid gamitin. Yung inhaler, okay din yun. Pero mas matapid gamitin itong si ointment. Saka hindi naman siya mabigat sa bag mo. Ay, liit-liit lang ganito. Pansin ko noong una, ako lang gumagamit ito nung nakikita na nila na sumisingot ako. Jeloy, inaghihingian na din sila. Ate Peggy, Ate Peggy. Sabi ko, magbaon kayo ng inyo. Sobrang aliw kasi. Malaki talagang tulong. As in, nakakagaan sa ulo talaga. Malapit lang na SNR dito sa amin. Saglit lang. Hopefully, kundi lang yung tao, no? Sorry guys, mundo yung ano namin. Yung moving shield, yung mga salamin. Hindi makitutuloy na maayos. Ipinunta ko dito, nakabalat na sa mga sis. We need pomelo, pineapple, eh, tingnan ko pa iba. Ayan, baka pa tayo ng iba pa. Actually, yung mga ganyan lang. Good, good. Juice, ayan. Mga iba pa, sabitagan natin. Mga ginger na may konting sugar. Pero hindi ko na kung yung difference nila. Binibili ko parang powder lang sa natitimplahin mo na sa labas na may honey. Siguro, ito na lang. Ito yung difference nila. Ito honey, ito parang, brown sugar. Ano parang mas maganda may honey. Honey.
try muna natin. Tapos, siguro ko sa iyo, pang-try naman yan. Pag-try tayo na ito, mag-iha. Ito totoo maganda. Okay, let's go. Download na lang ako doon, ha? Lagi ako nandito dito ng barbecue pagka kakatapos mag-grill. Ito, yung picture na din. Okay, na po. Done! Minute lang namin si Daisy doon sa loob. Hirap na hirap talaga ako mag-SNR. Parang mas malaki pa sa akin yung trolley. Parang hihingaling kakakapos sa trolley. Pero konti lang naman yung binili dahil nakapag-grocery na rin sila no isang araw na mga frozen. Ngayon lang ito yung mga fruits. Gusto ko ako yung mismong pipili. Kasi syempre, diba, pag nagpag-grab ka, yung frozen, frozen lang naman yun. Pero yung fruits, hindi ka makapili ng quality. Kung ano dumating sa'yo, yun na yun mga sis. Ganun kasi talaga yun. Yun yung difference ng online shopping o yung shopping sa cellphone versus yung ikaw yung pupunta. Pero again, pros and cons. Syempre, hindi ka ma-expose pag di ka pumunta. Pero yun nga yun. May time naman today, so naisip ko, ano na lang, ako na lang mismo yung pupunta. Panis! Dito na ako sa condo. Kasi sila nag-ano ng mga gamit. Guys, alam nyo, hindi naman talaga ako healthy eater. Mahilig ako sa mga junk food. And parang hindi ko talaga kaya na gawin na super healthy. Although, I try sometimes. Pero, alam nyo, pag may habit ka na talaga, bumabalik ka dun sa mga old habits na mahirap tanggalin. But lately nga, under the weather and hindi naman COVID, huwag kayo mag-alala. So, at least na-realize namin ni Jello na hindi kami pwedeng mag-grab food lagi. Kailangan meron kaming fruits and veggies. Si Jello hindi siya ma-veggies. Pero mahilig siya sa fruits, kaya yon. Buti na lang din, may mga staff na din ako na nag-help sa akin. So, lesser stress sa work and mas makakaset na kami na ngayong week kailangan namin bumili ng mga fruits and veggies. Ngayon, ang binili ko is pakwan, watermelon, favorite, super favorite. Tapos, meron ding pineapple. Tapos, bumili kami na avocado na hindi pa ripe kasi unahin ko munang kainin yung mga nakabalat. Ang okay kasi sa SNR, nakabalat na siya. Now, kung maselan ka, gusto mo ikaw yung nagbabalat and good for you, but hindi ako mahilig magbalat. So, balat na yung binili ko. Salad, and then pomelo. Ang favorite ko talagang bilihin dun is pomelo. Ito, ang sarap kaya nung nakabalat na. Ang hirap-hirap magbalat nito. Yan. Aside from that, may mangga din. And then, mga juices like cranberry juice, good for mga prone sa UTI. Lemonade, si Jello, mahilig siya sa lemonade and orange juice. But I also have my favorite yung Mott's na apple juice. Nandun yun sa ref and lagi naman din may ice. That's it! Nagdagdag lang ng yogurt para pag sa umaga. Hindi kami sanay mag-breakfast ni Jello. Ako kape lang, si Jello. Late na kumakain yung parang late lunch na kasama na breakfast. So at least may yogurt, may fruits. And mostly, ayan, so hindi ko alam kung magugustuhan ko to. Kaya maliit lang binili ko. Sayang kasi pag hindi naman magugustuhan. Tapos, ginger with honey. Favorite ko talaga yung mga salabat na ganyan. But I have never tried this brand, Gingen. So, balitaan ko kayo kung okay siya. I'm curious ako. Buksan natin kung tea bag ba to. Or powder. Ay, powder. So, it's powder. Tapos may mga granules sa loob. Balitaan ko kayo kung okay to. And then, yung iba, ano na siya? Junk food na siya. Yan, dalawang ganito ng yan. Hindi pa rin matanggal. Milo for Jelloy. As para sa aking growing kid. Milo. Tapos, yun lang mga CZ. Tapos Clorox, Mr. Muscle, trash bag. Yun naman yung mga madalas maubos. Tissue meron pa kami. Yung fruits, gusto ko talaga yung nakikita ko yung itsura bago bilhin. But that's it for this very small na grocery haul. Mamaya may isa pa tayong haul yung mga designer items na dapat gagawa ko pa na isang video but naisip ko na sama na lang dito sa video na to. Inaantok ako. So, bago matulog. Kasi wala namang ginagawa today. Free day namin ngayon. Ginagawa kasi namin is nagsischedule kami ng day ng pag-film. Tapos, doon namin, ano bang tawag doon? Doon namin pinupuno yung araw para may mga days na editing days. And makakakuha ko ng free time. So, ngayon, magme-merienda muna ako. Nag-umagahan kami ng
hindi na nga, kakasabi ko lang, grab tapakin. Ayan ang merienda, ang breakfast namin. Tapos, ito na yung pinaka-lunch ko. O, ano mga oras na, hindi ko na rin alam. 1:50, o merienda na din to, o hindi tayo sure, baka may merienda pa akong iba. Bago ako mag-haul, yun ang ginagawa ko, kasi nag-request kayo ng super normal na day na vlog. Ito na yun, mga sis. Wala talagang ano. Wala talaga siyang gaanong pangyayari sa buong day. Usually, hindi ko siya nilalagay ng ganito. Hindi ko alam kung bakit ko nilagay today. Sinasaw-saw ko na lang siya. Kaysa sa ilagay lahat. Medyo matamis kasi itong dressing na to. Ayan. Kain muna ako. Apple juice. Yung favorite ko, si Moch. And lots of ice. Ito pala abot. Tapos yan. These are salad ata to. Tapos hindi ko alam. Basta may chicken, lettuce, and veggies. Kinampay ako ng hot sauce. Wait lang. Alam niyo, sabi ko na may kulang eh. So, nagdagdag ako ng jalapeno, cornichons, or pickles, kung anong gusto niyong itawag, or gherkins, tapos chili. Yan usually ang itsura ng salad ko. The rest, carrots, cucumber, chicken, and nag-iisang cherry tomato. Yan lang, apple juice. Lahat ng maganda ba dapat? Yun ba yun? Charms. Kakagising ko lang and I figured out na gagawin ko na tong haul na to. Dapat kasi may bibilin pa ako isa pero inudlot ko na muna yung pagbili nun because of some reason. Syempre, may kailangan gawin. Anyway, more on that very soon. Umpisa ko na wala ng kung anik-anik pa. We'll be starting off with LV. Actually, ito sila. Wait lang. Wait ako sa iba. Ayan sila. Tiyana, nandyan sa gilid. Medyo may natatapan pa doon. And siguro mga 30 minutes to, nasisilaw ako. Diba natandaan ninyo, nanalo ako doon sa ano namin ni Jeloy sa how well do you know each other? And ang hiningi ko is chinyelas. Pero yung chinyelas na gusto ko, wala pala. So sabi niya, pili ka nalang ng kahit anong chinyelas. Ako lately more mga comfortable shoes yung sinusuot ko. And actually, hindi naman lately. Lagi naman talaga akong ganun. More on comfort. And this is what I chose. Ang ganda ng kulay niya. Gusto ko ganitong kulay. Although, ayaw siya ni Jeloy. These are Louis Vuitton espadrilles and super malambot yung ganito niya. As compared to my Chanel na espadrilles, meron akong dalawa o tatlo ata na ganun. This one, sobrang lambot na ganito niya. Hindi siya nakakasakit sa dulo. Tininay ko lang siyang i-fit ta sa fit. Hindi ko alam pag nilakad na. And, yan. Gali ko muna itong mga ganito. So, ayan ang aking nakuhang premyo doon sa how well do you know each other? Wala nga ko nakakalimutan. So, ito, malamang, uwi na yung box and ang maiiwan na lang dito sa Konda ay yung sapatos. Next items, wala na yung ibang boxes kasi nagamit na. So, we have this laptop case or laptop sleeve and mahilig ako sa monogram kung napapansin niyo. Hindi ako mahilig sa mga super trendy na mga designs and all. More on monogram talaga. Laptop sleeve and ayan siya, ganyan yung loob niya. May isa lang siyang pocket na ganyan. Hindi siya super protected pero meron naman kaming case noon sa laptop. And this one will fit up to 15 inches na laptop and we do have the 15 and then the 13. Yung pag-zipper niya is parang pa-ganyan. And yan, super simple lang na ganyan. Next two items are bags. I've been meaning to get these bags for the longest time. Pero kasi, sa dami kasi nang nilalabas nila, parang malilito ka na talaga eh. Tapos, ang dami mga trending bags. Pero ako, napansin ko, more on dun ako sa mga bags na pag classic yung itsura, ito talaga alam ko magtatagal sa collection ko. Pero pag trending yung itsura, alam kong ito yung dapat kung gamitin ang gamitin. Kasi pag hindi ko siya ginamit, pag nawala na sa uso, wala na. So, ito yung kailangan mo talaga laspagin. But these ones, para siyang, hindi naman dupe, pero partner ng aking isa sa mga favorite bags. Favorite ko kasi yung Petit Mal. So, I got the soft trunk version. And I got it in reverse. Although, maganda rin yung epi leather na itim. Kung may isa pang option, okay din yun. This one comes with zipper. Si Petit Mal kasi, mas konti yung mailalagay mo doon, yung hard trunk. Pero itong si soft trunk, medyo mas marami-rami. Tanggalin natin yung ano sa loob pero ibalik din yan later. So, it comes in two divisions. And ayan yung itsura niya sa loob. Tapos isang interior pocket. Also came with the strap. And yung strap niya mga sis, kung yung Petit Mal, puro strap lang talaga siya na yung ganito lang kanipis na strap. Diba pinapalitan ko yung strap na aking multi-pochette. Ito, meron siyang half chain yung nandito sa baba. And then, ganito yung itsura niya. Pakita ko. Huwag kayo mag-worry kasi na-adjust naman siya. So, kung maliit kayo, yan, pwede nyo may adjust accordingly.
accordingly. Although, okay din kasi dito, if meron kayo mga formal events, which will happen tayo ngayon, pwede na siyang gamitin as a clutch, pero pagka wala namang events, gusto nyo lang ng para mga cutie-cutie bag that will really retain its value because it's one of the classics. Ganyan yung itsura niyan, mga CZ, and isa pa sa mga hilig ko, yung mga natatanggal na ganito ng LV, kasi nagagamit ko siya, napapagpalit-palit ko sila with other chain ng ibang bags. Ang ganda kasi nung itsura niya, kasi usually ina-expect mo ganyan yung chain, pero makikita mo sa iba-iba yung ginagamit nila. Napapagpalit-palit-palit mo yung chains nila. Yun yung isa sa mga favorite kong gawin with my bags. O ito guys, yung isa sa mga pinaka-sulit na purchase ko, and I was looking for this one sa monogram na version. Pero nung nakita ko ito, this is the LV Felicy. Pushet Felicy ba? Or basta Felicy yung ano. Nagustuhan ko talaga siya. Hindi ako mahilig sa umfront na ganitong klase ng yung texture, yung umfront canvas. Pero ang ganda kasi niya sa Felicy. So, nung nakita ko siya, nagustuhan ko talaga. And, alam nyo ba, sobrang sulit ng bag na to. Kasi ito, kasha dito yung aking cellphone. Walang problema maglagay ng cellphone. And then, sa loob, meron pa kayong mapapakinabangan na dalawang peraso na pouch pa siya nakasama na ganito. Super duper sulit yan sa price. And then, merong card slot na ganyan na nakapasok lang sa loob. You have a choice. Ako, tinatanggal ko siya para mas marami yung space. So, sa loob niya, ayan. Tapos, parang merong isang pocket na ganito. Pero, super duper nice. Hindi ako mahilig dun sa mga sobrang maliit na bag tas wala ka nang magagawa. Ito kasi, mukha lang wala kang magagawa. Wala kang mailalagay. Pero, may mailalagay ka. Another thing, diba, yan nga yan. Tapos, pwede nyo siyang doblehin. I-work around nyo lang yung sa kanyang pinaka-chain na ganito. Doble, tas yung itsura niya is something like this. Parang magiging ganyan siya. Tapos, ang cute niya. Sobrang aesthetic tingnan. Tapos, pwede nyo rin gawing body bag. Yung ganitong kahaba na strap. Also, itong chain na to, sobrang ganda nitong ipare sa ibang bag. Yung mini pochette ko, alam ko nag-IG story ako. Inilagay ko to doon. Tapos, parang naging cutie-cutie bag siya na maliit lang. Ang ganda, promise. Yun talaga yung favorite kong gawin sa mga chains pagpalit-palit din sila. For me, kung mag-i-invest ka sa bag from Louis Vuitton na, yung mga starter bags ha, I would be choosing Felicy kasi hindi lang siya for formal, pwede siyang pa-formal, pwede rin naman siyang for casual, naka-jeans ka lang, malalagay mo yung cellphone mo, yung mga cards mo, walang problema. So, you may want to look out for this one if you are starting out with LV. It comes in different canvases, it's just that mine, I chose Umfront. Ito, hindi ko sure kung bakit ko siya kinuha. Nakyutan kasi ako sa kanya. Matagal na itong na-i-deliver sa akin ni Ate Ames. This is the Goyard Anju? Anju? Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. But basically, it's the very small version of the St. Louis na reversible tote. Sobrang cute! Diba? Hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin. In black and tan, ayan siya. Tapos, I think reversible din siya. Pero sobrang cute, diba? Pero ito, pagdadalhin ko siya, hawak na lang siya or nakaganyan lang siya. Hindi lang gaanong kita. Ang maganda kasi sa Goyard na ganito, yung kasi sa ko kasi Goyard na punta na kay inay, binigay ko kay inay, kulay yellow yun. Ang maganda sa kanya, hindi siya madaling magasgasa, hindi siya maate. Kung hindi mo kailangan, pwede mo siyang i-flatten, mukha siyang eco bag na Goyard. I have seen other people use their Goyard as their cover for their Birkin. Yung tipong, kung gusto mo naka-Birkin ka, pack naka-Birkin ka, pero yung Goyard mo naka-fold lang sa loob ng Birkin mo. And then, if pagod ka ng buhatin ng pagganyan, no, top handle yung Birkin mo, pasok mo siya sa loob, tapos nakaganyan siya. Protected siya, and then very useful talaga yung mga Goyard. Ang gusto ko sa kanila, hindi sila maarte, especially from scratches. Lalo na kung mahaba yung kuko mo. Pero yun, kung gusto ko gagamitin to, minsan lang ako bumili ng, hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin, pero nakutan kasi ako sa kanya. Meron siyang isang ang cute ng pouch. Pwede kong tanggalin itong laman na pouch na ito tapos gamitin for other purposes. Bibihira akong bumibili ng dahil nakyutan lang ako sa kanya. For on, before I buy, I always do the research kung okay ba yung value niya. Is it a classic? Magtatagal ba siya sa collection ko? Kasi nga, nanghihinayang ako na papasok siya. Nanghihinayang ako mag-spend ng money tapos sobrang ano lang pala siya, trend. And then after the trend goes away, wala na. Hindi ko na magagamit yung bag and ababa na resale value. Pasok na lang ulit natin dito sa loob. Pero balitan ko kayo pag nagamit ko to, ah. Out of everything dito sa collection na ito, ito yung pinakahinintay ko, mga sisi. Ito ang dalawang Chanel na paper bags. And nilabas ko lang yung isa kong bag for comparison para mapakita ko sa inyo mamaya. Unahin ko muna ito kasi mas unang dumating ito.
Napakahirap hanapin ngayon ito. Pero alam niyo ba, sabi nung ninang ko nung pumunta siya sa Paris, parang hindi naman daw siya pinapansin before. Bigla lang siyang nauso. At ang reason kung bakit ko ito binili, meron din akong ganitong itsura ng sandals. So alam niyo na ngayon na sandals ito. And parang dalawang taon ko na ata siyang ginagamit. Gamit na gamit. Really comfortable. Pwede sa shorts, pwede sa jeans, pwede sa kahit na saan. And very casual. Pero ito, OMG, sobrang, oh, ayan, ayan na siya. Sobrang hinintay ko talaga ito. Nung una kong binili yung jelly sandals ko na ganito, mga sisi. Bala ko talagang bilihin is ito. Kaso, namamahalan ako sa kanya that time. So, I bought the jelly version, which is way, way lower yung price or lesser yung price. Kaya, nag-gawa ko dun sa jelly. Na hindi ko naman pinagsisihan dahil gamit na gamit ko. Pero, sobrang ganda talaga niya. Hindi ko alam kung bakit. Addict na addict ako sa ganito. Alam kong sa Shopee, maraming ganito yung itsura. But it's just that I want this. And, comfortable naman siya. Hindi naman ako nagsisi na kinuha. It is, hindi ko sure kung caviar ba ito. Wait lang, double check natin. Kung caviar nga ba ito? I'm not really sure. Pero may partner to mga sis. Papakita ko sa inyo. Sana mag-focus siya. Pero ayan yan. Sobrang ganda. Pansin nyo, di ba? Hindi ko siya ganito. Yung isa kong ganito is yung Chanel and then yung LV na ganito. Yung Chanel and yung LV both black. And then this one is a precious piece kasi kulay puti siya. Meron siya embellishment pero hindi siya sobrang in your face. Very subtle. And then, yung aking pinakahinihintay at pinag-isipan ko talaga to dahil hindi ko alam kung kaya ko siyang pag-stay ng ganitong kulay forever. But I already have the, ano bang tawag doon? Beige Chanel and then the black Chanel. Pink. Yun lang ang mga kulay ng Chanel ko. Wala nang iba. I mostly stick to neutrals. So, ito, pinag-isipan ko kung kaya ko ba siyang panindigan. Pero, pinanindigan ko na nga. At ito na siya. Kumailan. Ayan. Thank you, Ate Amy, for sourcing this ones for me. Mostly dito sa mga items dito, except for the LV, ay pinurchase ko or pinasource ko kay Ate Ames. And, ito na siya. First time ko to na i-open. Since deliver, kahapon ba? Kahapon to deliver, no? Ito yung pinakamatagal dumating. Ito ang kukompleto and after nun, feeling ko isang kulay na lang ng Chanel ang wala ako. And makikita nyo na lang yun once pinurchase ko. After that, wala na. Mapapansin nyo, ang gusto ko lang sa Chanel is yung classic version, yung classic flap. And then yung vanity. And meron din ako yung parang pa-rectangular na ganyan. Which is nagagamit naman, pero hindi na ako namimili pa na ibang styles. Mostly mga classics talaga. And ang pinakamahal sa Chanel ay mga classic, sila talaga yung nagre-retain ng taas. Pag tinignan nyo kasi sila, iisipin nyo yung mga trend yung mahal. Pero ang totoong mahal talaga is yung mga classics. When I say classics, ito yung itsura ng classic. As in, yung classic na ganyan. But these are the classics, yan ang itsura niyan. Sila yung may pinaka mataas na pricing when it comes to Chanel, hindi yung mga trendy bags. So, I think this one I bought for less than 200 something, less 250 ba? Something like that. Pero ngayon, yung presyo sa reseller, parang magpo-400 yung iba. May 395, merong 370, pinakamababa na yung 350 na mabibili nyo siya ngayon. So, tumataas talaga yung presyo. So, kahit nagamit ko na siya, pag binenta ko siya na second hand, mabibenta ko pa to sa price ng pagkakabili ko. Ganun kaganda yung resale price na ng Chanel. So, if you're looking for a design ng Chanel, you may say na, oh, boring naman, yan naman na nakikita ko sa lahat ng Chanel. Well, it's up to you, pero ako, resale value-wise, I'd stick with the classic ones. So, ang kapartner nito, I got it in, ayan, fresh na fresh. Nakabalot pa. I got it in white. So, tanggalin natin yung sticker. Inaw ko lang siya ma-open. Ang ganda nung kulay nung hardware. Para siyang muted gold. Hindi siya yung gold na pakita ko sa inyo. Ano man tawag sa gold na to? Champagne gold ba? Sobrang aesthetic tingnan nung chain niya. I-compare ko sa inyo ah. Ay, ang ganda! Ang tagal kong hinintay nito kay Ate Amy. And ang hirap mag-source nito. So, thank you, Ate Amy. Pwede nyo rin siyang i-crossbody. Hala, sobrang puti. Sana kaya ko talaga itong i-ano. It came with the authenticity card. Ayan. So, feeling ko, gagamitin ko lang to pagka tipo mga super-duper special occasion. Pero alam nyo ah, gagawin ko yun sa puti na ganun. Ganun ang pag-aalaga ko sa kanya. But with my other one, itong tagal na to, itong black na to, hindi ko siya need na ingatan. Yun yung maganda sa caviar na leather. The classics that I have, they all came in caviar because if it's caviar, scratch resistant siya, tapos mas hindi siya alagain, mas delicate yung kanyang leather, but same na caviar and ganda nung kulay nung hardware nitong ano na to.
Akala ko noong una pagtingin ko, parang small to. Pero nung pinagdikit ko siya, it's the same size. So, medium sila pareho. And this is the most advisable size ng Chanel flaps, si medium. But I do have them in small, lambskin. The rest, my medium flaps and my jumbo flaps. Sayang nga, binenta ko isa pa jumbo flap. They are all in caviar leather. If you're looking for yung talaga maganda investment na leather, it's caviar. So, ayan siya. Ito yung dalawa. Sana nagpo-focus. And yun. Kompleto ko na yung mga kulay. Isang-isa na lang talaga na kulay. Pero kasi yung kulay na hinihintay ko na yon, meron na siyang kulay na ganon, pero lambskin. So, hihintayin ko siyang dumating sa caviar. Pag may caviar yon, bibilhin ko. Pero yung ibang kulay, hindi na talaga. Kasi nadala na ako. Ang dami kong mga binibili na hindi ko naman nagagamit. Binibenta ko din afterwards. Kasi nare-realize ko that I'm really into neutrals. And yun lang, tumataas yung presyo. Yung talagang mga neutral. Sila yung most comfortable color. Ayan siya. Medyo mahirap pa siyang i-ano kasi syempre bago, pero after nun, magsa-slide na lang tong ano nito. What I also want with this, since maliit ako, medyo kadalasan ng mga bags mahahaba sa akin yung strap dahil 5 lang ako. So ito, sobrang gusto ko kung paano siya mag-ano, tawag dito, mag-lay flat on my body dahil ganito lang siyang kaikli. Gusto ko yung ganyang length, yung hindi para naghahalukay ako sa tagiliran ko. So super bilis mong i-access lahat ng gusto mong i-access. Hindi ko alam kung bakit, pero mas gusto ko yung ganitong length. Although, I have other bags with other lengths, but preferably if I would be choosing a length, yan. Mukha siyang medyo bitin, pero ito yung most comfortable for me. Pwede ko rin siya ilagay sa harapan ko, safety yung bag ko, tapos nahahawakan ko sakto ng kamay, comfortably. Ayan siya. Same with this one. Ganun din naman ang length nitong isa na to. Tignan mo, ang bilis ko na maano nung chain, kasi, kumbaga, mas ano na siya. Luma na kasi siya. But tingnan niyo yung itsura niya. Hindi niyo siya pagmumukain na luma. Halos nga parang, pag pinagtabi niyo siya na ganyan, hindi siya mukhang luma katabi. Also, comparison, yung sinasabi ko, ang ganda ng kulay ng chain niya. Ganito kasi yung kulay niya. Compare ko. Ito yung isa. Pareho siyang gold. Parang muted or champagne gold. Pareho siyang gold, pero itong isa sa kanan ko, parang yellow gold siya. Ito parang champagne gold or muted gold. Ang ganda ng contrast niya sa white. Kasi nag-worry ako na baka masyadong stark yung contrast ng yellow gold na chain sa white. Pero hindi. Ang ganda nung pinili nila ang kulay. Hindi siya silver hardware, hindi rin gold. Something in between. Ayan. So that's it for my Chanel. Konti na lang yung natitira. Patapos na tayo. Pansin nyo din, pag bumili kayo ng Chanel, ang mga dust bag nila iitim. Pero if it's a classic, the color of the dust bag is kulay white. O, invento ko lang yun. Pero pa yun kasi napapansin ko pag bumibili ako. Meron din siyang kasama na ganito. Ang laki naman ng kanyang parang care kineme. Tapos may polishing cloth ba to? I think so. Tapos may mga konting papel-papel na ganyan. Ito, nilalagay ko lang talaga siya dito. And then the way I keep this one, isushoot ko muna yung bag dito sa isang side, yung makapal na side. So, yan ah. Para hindi bumaon yung chain doon sa leather. Especially if you're using lambskin, buti na lang ito caviar. Baka kasi mumarka siya sa katawan ng bag dahil bakal siya, tas malambot yung lambskin. Ayan, isusot ko siya sa kabilang side. Sinut ko yung, ay nakita nyo ba? Sinut ko yung strap doon sa kabilang side na ganyan. Para pag i-close ko siya na ganito, nakikita nyo ba? Pag i-close ko siya, hindi nakadikit yung strap doon sa bag. Di siya babakal. Mga sis, ito nakita nyo na tong mga sinuot ko to. Kaso, hindi ko na siya na-haul. Nagamit ko na bago pa i-haul. And ito rin, one of the most comfortable designs ni Hermes ngayon. Kaso, ganito ko na lang siya nailagay since nagamit na. This is the Constance to go wallet on chain. Or Constance to go wallet that came with a strap. So, nakita nyo to. Ito yung ginamit ko nung launching nung TikTok. So, pwede nyo tanggalin yung strap. And alam nyo ba, nakasya ang cellphone ko dito. Wallet to, pero kasya ang aking cellphone sa loob. So, hindi naman siya katulad nung mga nauna na wallet on chain ni Chanel na wala talagang mailalagay yung cellphone mo kahit yung maliit, hindi talaga uubra. So, that is it. Meron siyang card slots and then may zipper compartment. Then, dalawang compartment, dalawang divisions na ganyan. Kung alam kung paano siya, ano, tinutuklap. Itong ganyan, yung pinaka-closure niya, tutuklapin nyo lang talaga siya. Buti na lang din yung napili ko na leather for this one is, nakalimutan ko kung ano. I think this is in Epsom leather, so hindi siya ganoon ka. Tama nga ba? Hindi ako proficient o magaling sa leather ng Hermes. Meron din siyang back pocket na ganito. Hindi siya scratch delicate yung kanyang material. And ayun siya. Sobrang ganda. Ito nagustuhan to ni Zeloy. Rose gold yung kanyang hardware. Tinamahan niya ni Ate Amy na kanyang laro talaga to si Ate Amy. Buksan natin. Alam ko na kung anong nasa loob nito eh, pero hindi kayo maniniwala talaga. Larong-laro. Diba yan? Ang liit-liit. Tingnan natin sa loob. Meron pang leaflets and all. Pero ang laman lang talaga niya, mga CDI. Hermes na honey.
band-aid. Leather band-aid. Diyos ko, ano kayang klaseng sugat ang pagkakabitan ko nito? Band-aid siya mga sis. Larong-laro. Yan siya. Ano kayang gagamitan ko dito? Diba? Parang gusto ko magpasugat ngayon. Ang ganda naman nito. Ang lambot pa nung leather. Siguro ito yung mga tira-tira nila leather. Tapos ginawa nilang band-aid para more sales. Pero yan, pinadala ni ate yung dito. Binili niya kaya talaga to or parang gift ni Hermes. Sometimes when you buy, they give mga extras. Sana naman huwag niya itong binili, no? Kasi laro naman talaga kung binili niya ito, tapos pinamigay niya. Petit H. I think Petit H is for mga Hermes kids ata yun. Tama ba? I think so. And lastly, for Hermes, nasuot ko na din to pero hindi ko pa rin haul talaga. Sometimes, di nga sometimes, si madalas may mga binibili ko na hindi ko na talaga siya nai-haul kasi nasusuot ko na sila agad. This is a lariat necklace from Hermes and this is in rose gold. I think 18K, may maliit na diamond dito and then meron din dito. Meron kasi akong Hermes necklace na gusto na katulad sa ninang ko. Sobrang simple lang niya pero it's very dainty, very elegant. Natagal ko na naghihintay noon. Tapos ito yung inalok sa akin ng SA dito sa my green belt. So ito yung nakuha ko and ganyan yung, di ko alam kung magpo-focus kasi siya. Ganyan yung itsura niya. May maliit na diamond dito and dito. It's a lariat necklace and maganda siyang isuot pagka medyo mababa yung neckline ng iyong suot na damit. Lastly, yung mga binigay sa akin. Alam nyo, ang tagal na nitong binigay. Hindi ko pa nabubuksan. Ito galing sa ninang ko from Tiffany & Co. And it is a necklace. Yung parang smile na necklace. So, ito pala mga design na to nakikita ko online is an original design from Tiffany & Co. And tanggalin na natin siya. Pagka kasi tinatago ko siya, hindi ko siya nilalagay sa mga box niya na ganito. Most likely, nasa safe na lang siya and sa iba siya nakalagay. Ayan siya, oh. So, pag suot-suot siya, magiging ganyan. Pwede ko nga siyang i-layer dito sa suot ko. Ayan. So, ang ganda. Very, very delicate. Mahilig ako sa mga delicate mga necklaces and hindi rin kasi bagay sa akin yung biglang may tumawag, so nakat and ayan, hindi ko na siya ilalagay dun sa kanyang box. Makikita nyo na lang to na sot-sot ko. So, thank you Ninang Diane for this Tiffany na necklace. This one was given to me by a viewer and nakakahiya na nga kasi lagi talaga siyang nagbibigay ng kung ano-ano. Dati, kinocourse niya through Shop Arm Candy na Instagram account. Ngayon kay Ate Amy and ngayon ang pinadala naman niya is from Van Cleef and Arpels and wala pa akong piece from this one. Rice cooker namin yon. Nagmamadali na po, kakain na po. Pero ayan siya, ngayon ko lang ito mabubuksan simula holidays. This is my first piece from Van Cleef & Arpels. And this is ang ganda, delicate piece din siya. It's parang butterfly na, hindi ko alam kung makikita din nyo. Pakita ko sa inyo ganyan. Ayan siya, butterfly and mother of pearl yung ginamit na stone. Tapos ang ganda nyo. Papakabit muna natin para makita ninyo. Ang ganda na nung sunset. Pa-sunset na nga po. Ala, ang ganda. Thank you, Ma'am MCO. Yun kasi yung lagi niyang ginagamit na... kita ba? Yun yung lagi niyang ginagamit na initial whenever magpapadala siya. And too much na talaga kasi grabe yung mga pinapadala niya. Mga Hermes na plato, mga... Ngayon naman, Van Cleef & Arpels. Thank you so much, Ma'am. And pasensya na hindi ko po siya agad nabuksan. Talagang inimba ko sila. Tapos sabay-sabay ko talagang binuksan. Even yung gift din na isa kong nina. Ayan siya pag suot-suot. Yan. First Van Cleef na piece ever. Ayan. So that is it, guys, para sa aking haul. Tuloy ko na lang tong vlog na to. And wala na talaga, natulog lang ako kanina, nagpahinga lang, tapos nag-haul. And then ngayon, kakain na ulit dahil nagising na. Grabe, no? Kain tayo, kuha tayo ng prutas. Ang ganda ng sunset, pero okay sana kung malinis yung bintana namin. Kung linisin muna namin. Na-focus tuloy yung dumi. Ganda! Wait, lalabas nga tayo. Ooh! Favorite ni Dodi yan. Pagka ano na, lumalabas na siya. Pak. Oh, di ba? Ready agad. Sabi ko sa inyo, favorite niya. Tapos, parang naririnig niya yung mga friends niya dun sa kabila. Lalo na meron siyang bagong friend. Si Fritzby! Gusto mo punta kay Fritzby? Grabe. Umaga, hapon, basta bukas yan, nagbumuni-muni yan dyan. Sarap ng buhay, Daddy. Isa din sa favorite ko dito, yung sunset. Hindi pa naman siya nagsiset, pero medyo cloudy ata. Tingnan natin kung makikita natin in a few. So, pasensya na, nag-bake lang ako, and ayan, grabe, effort, mga sis. Paano ko pala ito kukuha? Alam niyo, gusto niyo yung kakamayin ko, meron naman palang pangkuha dito, ayan, tsaka paper plate. Char-char lang mga sis, mga ano to, binili kong barbecue sa
lapis. Favorite ko talaga to. 65 pesos na siya o... Ano ko, dati 50 lang to. Ngayon, ano na siya? 65 pesos. Mahaba siya. Ako ha, sa akin, yung isang pirasong ganito, okay na ako. Pero, pwede rin yung dalawa ganyan. Yung dalawa, masyado nang madami for me. Kasi ako nga, ano, mahilig sa ulam. More on kanin talaga ako. Uy, pasensya na kayo, ganyan na yung lipstick ko. Pero hindi ko na napakita kanina, kinain ko na barbecue. Tapos ngayon, nagmumukbang ako ng pakuan. So mga CZ, ayun nga ang lesson this past few days. Kailangan mag-introduce na more fruits and more veggies para mas healthy and not feeling under the weather. Isa na lang, vitamin C na lang ang ititake ko. But I'll be ending this vlog. Pasensya na kung medyo walang videos sa mga nakalaang araw and hindi rin ako gaano nakakapag-live. And we'll try na updated tong vlog na ito at may upload agad siya. So maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye!